Yo, what's up mga paragmanok? Another video na naman tayo ngayon. So for this video mga paragmanok, mangongolekta tayo ng mga itlog para ma-preserve natin for incubation. So yun mga paragmanok, iipunin lang po muna natin yung mga itlog. Once na sakto na siya sa capacity ng ating incubator, is doon na po tayo magsasalang. So sa ngayon, iipunin lang po muna natin yung mga itlog at ipre-preserve natin para yung fertility ng itlog is mataas pa rin para mapisa. So yun mga paragmanok, mangolekta po muna tayo ngayon. So umpisa na natin mga paragmanok, mangolekta na tayo ng itlog, okay? So dito may naglilimlim na. So hindi na natin yan gagalawin kasi nalimlima na. So yung kukunin natin, yung mga kukunin lang nating itlog is yung hindi pa nalilimliman. So katulad dito, bali may lima. So kukunin natin. Yan. Pre-preserve natin 'to para once na sakto na siya sa capacity ng incubator is saka na tayo mag-incubate. So bali ipunin lang po muna natin yung mga itlog mga paragmanok. So yan. So ito. Bali 2, 4, 6, 7. O, bali may 7. Okay. So, dapat mga paragmanok, kayong paglagay nyo ng itlog sa egg tray is yung matulis sa baba dapat. So, ayan o. And ganyan yung tamang paglagay ng itlog. Okay. Ayan. Yan. So dito naman sa kabila. Yan, 2, 4, 6, 7 din. Okay. Okay, dapat mga paragmano kayong matulis nasa baba. Okay, bali yung nakolekta natin is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bali 19 lang lahat. Kasi dito, hindi na natin gagalawin yung mga itlog niya kasi nalimlima na. So, wag na nating pakialaman yan. So, bahala ka na dyan. Okay? So, ang gagawin natin dito, mga paragmanok, is lilimisan natin. Tatanggalin natin tong mga ano na to. Madumi. Tatanggalin natin yan. Okay. So, kukuha tayo ng basahan na medyo basa. So, ito na mga paragmanok. Pupunasan natin yung mga itlog para matanggal yung mga dumi. Kasi, baka ito pa yung maging cause na hindi mapisa yung mga itlog. Kasi, baka may mga bacteria na kasama itong mga yung mga parang mga putik na nakadikit dito sa itlog. Yan, tatanggalin natin yan. Punasan natin. Siyempre, dahan-dahan lang dapat mga paragmanok. Baka mapisa yung itlog. So, dapat ha, nasa baba yung matulis. Ayan mga paragmanok, nalinisan na natin. So, ang susunod natin gagawin is babaluti natin to ng papel. Okay? So, syempre, yung matulis dapat, yun din yung nasa baba. Okay? Baluti natin. So, yung purpose natin dito mga paragmanok, na binabalot natin yung mga itlog ng papel, is para once na inilagay na natin sila sa ref, doon sa lalagyan ng mga gulay is hindi sila magdidikit-dikit. At yung long last nito mga paragmanok, once na nandun to sa
refrigerator is umaabot ng 15 days. So doon lang po muna natin 'to ilalagay habang hindi pa sila madami, hindi pa sakto sa capacity ng incubator. So bali mga ilang araw, mga ngulit na ulit tayo ng mga itlog para sumakto sa capacity ng incubator. So nabalot ko na ng mga papel yung mga itlog. So next na gagawin natin is ilalagay na natin to sa refrigerator. So ilagay na natin mga paragmanok. Ayan. Ito lang yung sikreto mga paragmanok para ma-preserve yung mga itlog para hindi masira agad. Kasi sayang, kunti pa lang yung nakakolekta nating mga itlog. Kulang pa para sa capacity ng incubator na ginagamit ko. Ayan. So, yun mga paragmanok, bali nandun na yung mga itlog sa refrigerator. So, yung long last po ng itlog is umaabot po ng 15 days. Umaabot po ng 15 days yung fertility ng itlog once na nandun na yung mga itlog sa refrigerator. So, yun, tumatagal po ng 15 days. So, siguro naman hindi matatapos yung 15 days, makakapag-incubate na tayo ng itlog. Yung problema lang natin is kulang pa tayo ng nakolektang itlog para sa capacity ng incubator. Kasi kulang pa talaga yung itlog na nakolekta natin. So, yun lang mga paragmanok. At least may idea na kayo kung ano yung magagawin yung preparasyon para sa pag-incubate ng mga itlog. So, hindi ko na patatagalin to. I hope na may natutunan kayo. At syempre, huwag na din ninyong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin yung notification bell button para palagi kayong ma-update sa mga video na aking i-upload. So maraming salamat po and God bless.